Kaya narito ang My Hero Academia Chapter 338, kaya ano pa ang hinihintay natin, magsimula na tayo. Ang pamagat ng chapter ay The Story How We All Become the Greatest Hero Part 1. Ang chapter ay nagsimula kay Sukauchi na inutusan si Sansa ang pusang pulis na takpan ang bibig ni Aoyama at sinabi kay Deko na walang paraan na mahahawakan ni Aoyama ang kanyang kamay dahil si Aoyama ay nakatali sa upuan. Sinabi din niya na anuman ang mga pangyayari, ang mga krimen na kanyang ginawa sa ilalim ni All For One ay hindi mawawala. At kahit na ipinapalagay nila na hindi siya sasabog, mas maganda pa ring diretso siyang dalhin sa Central Hospital para maging 100% sigurado. Tinanong ni Sukauchi ang mga magulang ni Aoyama kung bakit hindi nila binalaan si All For One tungkol sa Kamino Raid at ang kanilang naging sagot ay ang kanilang komunikasyon ay one-way lamang. At dahil hindi niya tinawagan ang mga ito sa panahong iyon, hindi nila nagawang sabihin ito sa kanya kahit gusto nilang sabihin ito. Sa sandaling iyon, ginambala ni Midoriya ang kanilang pag-uusap na sinabing hindi nila magagawang mahanap si All For One nang sila lamang on the spot naman na naintindihan ni Nakamanari, Momo at Manette kung ano ang iniisip ni Deko, at ang iniisip ni Deko ay tanging si Aoyama lamang ang may kakayahang makapagturo sa kanila kung saan nagtatago si All For One. Inisip ni Present Mike na pinangungunahan nila ang pangyayari at imposibleng paniwalaan si Aoyama sa ngayon, pero sumagot si Ida na sinabing ang pagkakamali na kanyang ginawa ay tubig na nasa ilalim ng tulay. Sinabi din niya na sila din ay may pagkakamali dito dahil hindi nila nagawang mailigtas ang puso ng kanilang kamag-aral, at sa puntong ito, ang tanging pinakagustong gawin ni Ida sa kanyang sarili ay hawakan ang kamay ng kanyang kamag-aral na umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Si Bokugo din ay nagsalita na sinabing at least aatakihin niya si Aoyama nang hindi bababa sa 5 Hauser Impact sa mukha para makabawi sa pagkidnap sa kanya, at sinabi ni Zero sa kanya na tumigil dahil ito ay mahirap sabihin kung siya ay nagbibiro o hindi. Sinabi din ni Kirishima na ang katotohanan na hiningi ni Aoyama sa kanyang mga magulang na tumigil kaya ito ay malinaw na hindi na niya gustong sundin si All For One. Katulad ng hindi nila sinisi si Midoriya sa pagtago niya ng hindi niya pagkakaroon ng quirk, kaya ang mas magandang gawin ay muling tanggapin si Aoyama. Nagsimulang kausapin ni Sukauchi ang mga magulang ni Aoyama tungkol sa kung ano ang pinakamagandang pagpipilian sa sandaling ito. Pero siya ay ginambala ni Aizawa na pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng video call sa iPad na hinahawakan ni Present Mike. Tinanong niya si Deko kung siya ay mayroong partikular na plano, pero sinagot ito ni Deko nang wala. Pagkatapos ay sinabi ni Aizawa kay Sukauchi na siya mismo ay mayroong kasalanan sa hindi niya pagtanto ng mas maaga, at sinabing siya mismo ay sumasang-ayon sa desisyon ng mga mag-aaral. At pagkatapos ay direkta niyang kinausap si Aoyama na sinabing wala siyang balak na i-expel si Aoyama mula sa UA. Pagkatapos ay hiningi ni Aizawa kay Sukauchi na takpan niya ang mga tainga ni Aoyama at ang tainga ng kanyang mga magulang dahil mayroon siyang gustong talakayin sa lahat ng mga mag-aaral. Pagkatapos ay makakakita tayo ng page kung saan ipinakita ang reaksyon ng mga mag-aaral sa sinabi ni Aizawa na silang lahat ay naipakitang nagulat. Sinabi ni Sukauchi na sila ay mag-iimbestiga sa isang partikular na lugar muna at hiningi kay Sansa na huwag munang i-report ito sa ibang puwersa ng kapulisan o kahit sinuman. Si Aoyama ay in-escort pababa sa hall at tinawag ni Deko ang kanyang pangalan, pero hindi sumagot si Aoyama. Pagkatapos ay makikita natin ang lahat ng mga mag-aaral na nasa dorm na sinasabing kailangan nilang maghanda. Tinanong ni Ida si Deko kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang hero costume dahil parehong ang kanilang costume ay magulo. Si Hagakure din ay nagsalita na sinabing siguradong tatalunan nila si All For One at ang lahat ay sumang-ayon kasama ng galit na ekspresyon. Pagkatapos ay tayo ay mapupunta sa hall kung saan naglalakad si Deko na hanggang sa ngayon ay mayroong galit na ekspresyon. Sinabi niya na para makipaglaban ng buong lakas kailangan niyang i-equip ng maayos ang kanyang sarili. Siya ay papunta sa development studio nang mayroong biglang sumabog. Ang pinto ay sumabog at si Hatsume ay nahulog na ang kanyang boobs ay nasa mukha ni Deko. Katapusan ng chapter. At dito nagtatapos ang ating video ngayong araw, at sana ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.